Hello mga karikrod! Sa video ito ay pag-uusapan natin kung paano makakuha ng trabaho sa Lithuania. Ibabahagi ko sa inyo ang mga in-demand na trabaho tulad ng software developers, IT specialists, healthcare professionals, at marami pang iba. Aalamin din natin ang iba't ibang uri ng work visa at permit na kinakailangan upang makapagtrabaho doon. Pati na rin ang uri ng kontrata tulad ng permanent, fixed term at temporary employment. Bukod sa mga job opportunities at work permits, bibigyan ko rin kayo ng gabay tungkol sa mga kinakailangan dokumento at mga proseso. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng mas magandang oportunidad at nais mong subukan ang iyong kapalaran sa Lithuania, samahan mo ako at tuklasin natin ang lahat ng kailangan mong malaman para masimulan ang iyong trabaho sa bansa. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Mga in-demand jobs sa Lithuania. Alam niyo bang napakaraming mga in-demand jobs ngayon sa Lithuania? Kaya ngayon ay babahagi ko sa inyo ang mga trabahong in-demand sa bansang ito dahil baka isa ang ninanais mong trabaho dito. Ang estimated hourly rate naman sa Lithuania ay 5.56 euros o katumbas na 350 pesos bawat oras. Accountants, project managers, customer service representative, healthcare professionals, data analysts, sales managers, digital marketing specialists, engineers, software developers, IT specialists, at ito naman ang mga websites na pwede mong bisitahin upang maghanap ng hiring o di kaya job offer mula sa isang Lithuanian employer. Mga work visa at work permit sa Lithuania. Work permits, general employment. Ito. Intra-company transfer. Ito. Seasonal work. Ito. At para sa mga visa, short stay visa, ito. Long stay visa naman, ito. Work visa, ito. At meron ding student visa, ito. Business visa, ito. Ang bawat uri ng permit at visa ay may kanya-kanyang layunin at kinakailangan na naglalayong matugunan ang iba't ibang pangailangan ng mga dayuhang bisita at manggagawa sa Lithuania. Types of contract. Ibabahagi ko naman sa inyo ang mga iba't ibang kontrata kapag ikaw ay magtatrabaho sa bansang Lithuania. Una, permanent employment contract. Ito ay para sa pangmatagal ng trabaho sa mga empleyado na walang tiyak na petsa ng pagtatapos. Ang kontratang ito ay nag-aalok ng mataas na antas ng seguridad sa trabaho, mga benepisyo at proteksyon sa ilalim ng batas ng paggawa ng Lithuania. Pangalawa, fixed term employment contract. Ang kontratang ito ay ginagamit kapag may partikular na pangangailangan ang employer na pansamantala lamang, tulad ng proyekto na may takdang petsa ng pagtatapos o pagtugon sa seasonal na demand. Pangatlo, temporary employment contract. Ito naman ay para sa maikling panahon upang mapunan ang pansamantalang pangangailangan sa trabaho tulad ng pagpalit sa mga empleyadong naka-leave, pagtugon sa peak periods ng negosyo o pagkumpleto ng mga short-term na gawain. Ang mga kontratang ito ay kadalasang ginagamit sa mga industriya na may hindi regular na demand. Mga requirements na kailangan para makakuha ng visa. Una, long stay visa application form. Pangalawa, mediation invitation letter. Pangatlo, valid passport. Pang-apat, valid permit issued by the Lithuanian Labor Exchange. Pang-lima, sufficient means of subsistence. Pang-anim, health insurance. Pang-pito, proof of no criminal records. Pang-walo, proof of professional accreditation.
paano makakuha ng visa at permit sa Lithuania. Para makakuha ng work visa sa Lithuania, kailangan mong magkaroon ng job offer mula sa isang Lithuanian employer. Ang employer ang mag-aasikaso ng pagkuha ng work permit mula sa Lithuanian Labor Exchange para sa iyo. Kapag nakakuha ng work permit, kailangan mong mag-apply para sa long stay visa sa pinakamalapit na embahada o consular office ng Lithuania. Kasama sa iyong aplikasyon ng iba't ibang dokumento tulad ng visa application, valid passport, iba pang dokumentong hingin mula sa iyo. Tandaan na ang lahat ng mga dokumentong ito ay dapat legal at may apostille stamp at nakasulat at nakasalin sa wikang Lithuanian. Pagkatapos isumiti ang lahat ng kinakailangang dokumento at makapasa sa pagsusuri, maaari kang makakuha ng visa at maghintay para sa tugon mula sa embahada. Kapag nakakuha na ng visa, kailangan mong mag-apply para sa Lithuanian Resident Permit upang legal kang makapagtrabaho sa Lithuania. Ang proseso ng pagkuha ng residence permit ay nangangailangan ng karagdagang pagsusuri at kumpirmasyon. Ngunit kapag nakuha mo na ito, maaari ka na magsimula ng iyong trabaho sa Lithuania. Ang basic steps nito ay sigurado makakatulong sa iyo upang masiguro ang matagumpay na pagkuha ng work visa. Ayun lamang po mga ka-recruits, sana ay marami kayong bagong impormasyon na natutunan lalo na sa pagkuha ng trabaho sa Lithuania. Siguraduhin na makahanap muna kayo ng job offer mula sa isang employer sa Lithuania para makakuha kayo ng permit at visa. Bisitahin lamang ang mga job website at palaging siguraduhin na legit ang employer mula sa Lithuania na inyong napili. Tandaan mga ka-recruit na sa paghanap ng trabaho ay walang madali. Sipag para makakuha ng trabahong inaasam-asam sa Lithuania. Salamat sa panonood mga ka-recruit. At kung nagustuhan nyo ang video nito, mag-leave lang po kayo ng comment sa comment section below. At para sa aming napakagandang playlist, paki-hit lang po dito. At para naman sa recommended videos, dito. At paki-subscribe na rin po dito.